Makasingkit dito tayo sa may makina ng Honda Civic 2013. So yung makina nito is R18. So ilalagay natin yung timing chain, tapos yung chain guide, tsaka yung tensioner, tapos sprocket ng camshaft tsaka crankshaft. Bali ito lang yung mga piyesa niya. So isang timing chain, tapos yung dalawa chain guide. So yan lang yung mga tornilyo niya, tapos ito yung sprocket ng camshaft. So ito rin sprocket dun sa baba sa may sigurnyal crankshaft, tapos yung tensioner adjuster. Singkit, yung una natin ilalagay dito ay yung dalawang sprocket, yung camshaft tsaka crankshaft. Bali ito yung sprocket ng camshaft dito sa taas. Ayan. Tapos yung bolt niya is number 4. Bolt siya. Tapos ito rin yung sprocket ng crankshaft. So may guide siya. Ayan yung guide niya. Yung guide na yan, tatapat siya sa may slot dun sa may crankshaft. Dun sa tinuturo ko. So dun yun lang siya itapat. Papasok yun dun sa loob. Ayun. Para pag umikot yung crankshaft, sasabay siya ng ikot. So yan, tinemporary ko lang yung 19 para may pag-ikutan tayo. Yan mga kasingkit, dun sa may sprocket ng crankshaft, andun yung timing mark niya. So itatapat nyo lang siya dun. Papakita ko rin mamaya pag nasalpak lahat natin. Tapos next natin ilalagay itong timing chain. Yung timing chain mga kasingkit, may dalawa dun na naiiba yung kulay. Ganyan. So yung dalawa na yan mga kasingkit, itapat nyo lang dun sa may sprocket ng crankshaft tapos camshaft. So merong dot dun, yun yung tinuturo ko na yun. Dun nyo siya itapat. Tapos meron din sa may sprocket dun sa baba sa crankshaft, meron din siya. So ipapakita ko lahat yan pag nasalpak na dun, na ikabit na natin lahat. Itapat nyo lang yung dalawang kulay yellow dun sa may crankshaft sprocket, tapos dun sa may camshaft sprocket. May tuldok dun nyo lang siya itapat. Tapos next na ilagay natin itong mas mahaba timing chain guide. So bali may tatlo siyang bolt. Bali yan muna yung una natin ikakabit, yung mas mahaba na timing chain guide.
So bali may tatlo siyang bolt. Tapos susunod natin yung mas maliit na timing chain guide. Yun yung asawa ng tensioner adjuster. So next natin ilagay makasingkit itong mas maliit na timing chain guide. So isa lang yung bolt nya, tapos allen wrench sya. So yan rin yung asawa ng tensioner adjuster. So allen wrench yung pagkikit natin dyan. So yan yung tinutulak ng tensioner adjuster. Tapos yan rin yung tensioner adjuster. Bali, dalawang bolt number 10 na mahaba. Tapos yung pin nya, alin rin silang yan mga kasingkit. Kasi maliit yung butas. Kaya alin rinse na lang yung nilagay ko. Inasa ko lang siya ng konti para papasok dun sa may butas. So ganyan lang yung pagkabit mga kasingkit. Madali lang. Tapos pag nahigpitan na ninyo, pwede nyo ninyang hugutin tong allen wrench na to. Yan. Tapos pag nakita ninyo, tinulak niya yung rod. Bracket natin mga kasingkit, yan may nakasulat na up, dapat nakaano yan. Tapos yung dito na yan, naka-align siya dun sa may dito dyan. Tapos dito na sa kabila. So bali pantay siya, naka-align dun sa may gilid. Tapos yung app dapat naka 12 o'clock. So doon yung tinuturo ko mga kasingkit. Doon nakatapat yung ibang kulay ng timing chain. Tapos dito rin sa may baba, ayan yung timing mark. Tapos yung timing guide yun, itapat nyo lang sya. Ayan, ganyan lang sya. Tapos yung kunya naka 12 o'clock. Tapos dito rin sa baba, ipos mo manda ito eh. Doon rin yung naiibang kulay doon sa may timing chain. So may slot rin doon. 19. May slot dyan. Ikutin natin para makita ninyo. Sige lang. Sige. So yun yung di ko na ipakita kanina. So ikutin natin. Okay. Sige lang, sabay. Okay. Ayun, yan mga kasingkit. Diyan nyo lang siya itapat. Yan. Yung dot na yan. Itapat nyo lang yung naiibang kulay dun sa may timing chain. So, sublim.
makakasingkit yung timing ng Honda. So ibalik na natin. So yun, natakpan ulit. Sige lang. Ganyan lang paglagay ng timing chain. Proba ko na. Tapos yung guide, tapos yung tensioner, tapos yung sprocket, tapos yung kunya makakasingkit is naka 12 o'clock. Ayan, up, naka 12 o'clock. Tapos yung slot sa gilid, tapos dun sa gilid rin. Tapos yung dot, nakatapat siya dun sa may naiibang kulay. Parehas rin dito sa baba. So ayan yung timing mark tsaka timing guide. Tapat nyo lang. Tapos yung naiiba ay tapat nyo rin din dun sa may dot. Yan mga kasingkit, yung video link natin. So panoorin nyo na lang mga kasingkit yung upload ko dito, kung paano ko siya binuo. So ia-upload ko rin, ia-upload ko. So maraming salamat mga kasingkit. Next time ulit.